Nariyang tawaging Stairway to Heaven o kaya'y Mount Kamuning dahil sa taas at tarik ng disenyo. Kaya bago ang inaasahang pagbubukas sa December 15 ng footbridge na ito sa Quezon City, binago na ng MMDA ang disenyo. Kung dati isang landing lang ang pahinga, sa kabuuang 76 steps nito paakyat, ngayon tatlo na ang pahinga dahil sa dalawang landing na idinagdag. Dinagdagan lang ho natin ng railings at saka ho dinagdagan natin ng landing. Pero hindi nabawasan ang taas na 10 meters. Masyadong matarik, ma'am. Tapos mahirap sa mga pag may mga matatanda umakyat, mahirapan. Sobrang taas po, parang hindi siya safe. Paliwanag ng MMDA, 10 meters raw ang wastong sukat para magkaroon ng 5 meters na distansya mula sa MRT na dumadaan sa ilalim. Kasi taas lang din daw ito ng iba pa nilang footbridge sa EDSA. Kahit binabatikos, kailangan daw ang footbridge dahil madalas daw ang aksidente sa lugar dahil sa mga pasaway na nakikipagpatintero sa mga bus. Sa datos ng MMDA, 176 ang aksidente na naganap dito mula 2010 hanggang 2018. Tatlo ang namatay at 8 ang nasaktan. Sa dami ho ng aksidente na naitatala dito ho sa area ng Scout Borromeo EDSA, napilit hong tumatawid sa ilalim ng MRT, nag-average po tayo na at 10 buwan. Ma'am, we cannot just look at it. Si Cherry, nasaksihan na raw ang aksidente sa bahaging ito ng EDSA, kaya approved daw sa kanya ang footbridge na ito kahit mataas. Ayun, nangangalakal po dyan, may nasagasana po dyan, pati po dito rin po. Pero po, maganda na rin po, ma'am, tinayuan po rin yan. Bukod sa malalaking karatulang nagbibigay babala, hinarangan na rin ang island sa bahaging ito ng EDSA para wala nang tumawid. Pero dahil limitado sa 10 million pesos ang kanilang budget, hindi na raw nila ito kayang ipasimento gaya ng iba pang footbridge. Sandra Aguinaldo, GMA News.